biniling bagong cross stitch kahit ongoing pa yung isa kong ginagawa, yung si Sunflower Girl. And pwede nyo siyang maging cross stitch idea kung naghahanap kayo ng gusto nyo gawin, madaling gawin, or design. So ayan siya, oh. And as simple as that, DIY cross stitch, and eto yung design ko. Ayan, so kung makikita nyo, full siya. Pati yung mga paligid niya ay may tahi din ulit. So, buksan natin siya para makita natin kung anong meron sa kanyang isang buong set. So, eto siya. And, bubuksan lang natin. Ayan, ganyan lang siya kasimple. Eto nga yung design ko. And, ang next, meron syempre siyang pattern. So, eto yung pattern natin. Maliit lang. Simpleng-simple. Occupied lahat. At eto yung design ko. Ayan. Diba ang ganda? Red roses siya na nasa base bago darker yung paligid niya. So, syempre, ganun ulit. Number ng thread, symbols, and number ng sinulid. Ayan. Next. Syempre, hindi mawawala ang ating sinulid. So, kung mapapansin nyo dati ay medyo light yung mga thread ko, di ba? May pink, may ganyan. Ngayon naman ay dark kasi nga darker yung ating gagawin. Ayan, o. Ganyan lang siya kasimple. Number lang talaga ang meron sa kanya. At syempre, ang ating pattern. O. Ang liit lang niya. So, kung hindi ka busy, magagawa mo to ng weeks or months, matatapos mo to. Ayan nga siya, o. So, ayan. Ito yung medyo, ano, malapit sa katotohanan pag natapos siya. Ganyan siya, ka-dark. So, ito nga, yung number, symbol, and yung color. So, mag-try tayo ng isa, si number 1. So, ayan si number 1. Ang unti lang niya. So, sana magkasya, no, and correct. And yung symbol niya ay yung parang number 7. So, may nakita na ako dito. Ayan. So, parang paningit-ningit nga lang siya sa paligid, no? Ayan, no? Ayan siya. So, ganun ulit. So, kung hindi ka busy, magandang idea to na gawin mo. Kung mahili ka din sa roses. Kasi ako, roses lang yung halos gusto kong flower. At yun lang din ang tanim ko dyan. Tapos, red pa. And, naiinip na din ako sa isa kong ginagawa kasi. Kasi, si sunflower naman, yung mga paligid na lang ang kulang sa kanya. So, naghahanap ako ng iba naman. Yung maiba-iba naman ang gagawin, diba? Kasi, medyo nakakasawa din talaga. Pagpaulit-ulit lang. And so, ang usapan nga natin ay kung ano ang meron sa kanyang isang set. So, eto nga, isang printed cloth. Syempre, sinulid. At pattern. At yung kanyang dalawang pirasong karayom. So, yun yung merong, yun ang meron sa ating cross stitch. So, syempre, hindi mo kompleto yung video natin kung hindi tayo magta-try o magtatahi dito mismo sa ating pattern. So, tara. Manahin na tayo. So, bago tayong manahe, syempre, pipili tayo ng number dito na gusto nating tahiin. So, pinili ko si number 7 dahil siya ay red. At, tingnan nyo nga naman, number 7 ay red na sinulid din. At, ayun nga, kulay red siya. So, ayan ang gagawin natin. So, ano yan? Malamang sa malamang petals siya. So, maglalagay na ako sa karayom ng sinulid. Sa ninyo mga sis, itong cross stitch na to, diba, wala siyang kasamang instruction. So, kung magsisimula pa lang tayo, wala tayong guide, diba? So, mahihirapan tayo. So, para lang pala to sa mga nakapag cross stitch na before. So, idea nga lang kung anong mga next nilang gagawin. So, eto nga, dahil bago pa yung pattern natin, mahirap pa siyang lusutan. Gaya ng dati, hindi natin ibubuhol yung nasa likod, iipitin lang natin siya. So, ito yung si number 7. Ito yung tatahian ko. And, mag-start na ako. Medyo mahirap pa nga siya ilusot. Maghila. Thank you.
So, ayan ang mga sis. Natapos ko na yung number 7. Lahat yan, number 7 yung may tahi na yan. Ayan. So, ayan ang unang, ano, first tahi ko dito sa aking bagong cross stitch. So, ayan lang po. Thank you for watching.